Sa panahon natin ngayon, ang hinahangad nating lahat ay makarinig ng good news. Pilipinas, COVID-19 free na. Face mask at face shield, pwede nang tanggalin. Buong Pilipinas, vaccinated na. Simbahan, 100% seating capacity na. Ito yung mga balita na nagbibigay, pag-asa at kumpiyansa sa ating puso. Sana all. Anong sabi ni Maria Magdalena? Walang laman ang libingan. Christ is risen from the dead. Lahat ng lungkot, nahupa, totoong nabuhay ang ating Panginoon. The resurrection of Christ is also our good news na ang buhay ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Lahat ng hirap na meron tayo ngayon ay merong hangganan. Walang problemang forever. Pero ang pag-asang hatid sa atin ni Kristong muling nabuhay, sigurado may forever. Pag-asa ang pinakamagandang regalo sa atin ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon na dapat natin pinaniniwalaan. Kaya nga, ibinigay sa atin ang pag-asang ito. Huwag nating sayangin. We have to avoid things that destroy our hope. And there are three poisons of hope in our lives. First, discouragement. Gaano mang kahirap ang sitwasyon natin ngayon, huwag tayong mawala ng pag-asa. Alalahanin natin, makakaraos din tayo. Malalampasan din natin ang pagsubok na ito dahil buhay ang ating Panginoon at hindi niya tayo iiwan kailanman. Don't get discouraged. Kapag nagpapadala tayo sa lungkot, talo tayo. Pero kapag sa pag-asa tayo umakapit, panalo tayo. Pangalawa, dishonesty. Gumalaw ang grasya ng Diyos sa kanila dahil sila ay naging tapat at totoo. Hindi sila nagbidabidahan. Hindi sila naggaling-galingan. Inamin nila, kailangan nila si Kristo sa kanilang buhay. Mas bumibigat ang ating sitwasyon dahil hindi tayo totoo. Dahil hindi tayo tapat sa ating buhay. Hindi naman tayo aabot sa ganitong kalalang sitwasyon natin ngayon. Kung naging totoo at tapat lang tayong ayusin ang sistema simula pa lang. Walang pag-asa tayong makakamtan kung puro tayo pabida. Ang kailangan natin maging totoo. We need to be honest in accepting our flaws to give God a chance to work in us. Baka umabot tayo sa ganitong hirap ng sitwasyon dahil nakakalimutan natin ang ating Panginoon. Even until now, the Eucharist is not considered as essential. The church is not considered as essential in this time of pandemic na nakakalimutan natin na isa sa mga pundasyon at mahalagang aspeto sa pag-solve ng problemang ito ay ang pagkapit sa ating Panginoon. We can only have real hope in our lives if we remain true full in front of our Lord. And the last point, selfishness. Hope is never selfish. Ang pag-asang hatid ni Kristong muling nabuhay ay hindi lamang naiwan sa mga apostoles. Binigay sa kanilang mabuting balita hindi para itago, ipinagkatiwala upang sila ay makapaghatid ng pag-asa sa kanilang kapwa-tao. Hope was always meant to be given and to be shared. Walang pag-asang makakamtan kung ang nangingibabaw sa ating sistema ngayon ay puro kasakiman at pangsariling kapakanan. Selfishness is more evil than COVID-19. Ang virus na pipigilan ng face shield at face mask. Pero ang kasakiman, kahit takpan pa ang mukha, aangat pa rin ang walang kahihiyan. We need to be selfless. Let us encourage one another. Let us be honest and selfless and sharing the good news of the resurrection of Christ. I am Catholic.